guys, welcome back to my channel. You know who this is. Okay, vlog nga pala guys. Ngayon ituturo ko or ipapakita ko paano nga ako ba or paano nga ba may hit ang 1,000 subscribers and 4,000 hours in 1 month. Ito guys, ipapakita ko sa inyo. Actual to, may data talaga tayo galing sa analytics ng aking YouTube channel. So tara, buksan natin. Ito, papakita ko sa inyo guys yung photos ng aking YouTube channel and nakasit siya na 28 days. Ito. So, control plus lang natin. Zoom in. Minimize natin to. Ito guys, YouTube channel ko to. Actual to ngayon. So, yung analytics niya, makikita nyo. Yung views niya, sorry. Buksan natin itong para mas makita nyo. Okay. So, yan. Buksan natin to para makita nyo yung natin. Ito yung YouTube channel ko. Ogi Barabeda nga pala. Don't forget to subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Okay? So, ngayon, ito yung analytics niya. So, within 28 days, guys, nakaset ito. Ayan, April 23 to April 19. So, ngayon, ito yung views niya. 143,000 views within 28 days. Ito, makita nyo, 4,000 hours siya within 28 days. Okay? Then, ang subscribers niya is 1.1 o 1,100 subscribers. And ito yon yung subscribers niya is total is 2,500. Ng views last 48 hours ay 21,000 views. Okay. Paano ko to ginawa guys? Or ano yung mga technique na pwede nyo gawin para mas madali nyo ma-hit yung requirements ni YouTube para ma-monetize kayo? Ay, number one, yung pakita ko sa inyo. May YouTube channel na kayo. So, open nyo lang yung channel nyo. Then, punta kayo sa videos. Okay, punta tayo sa channel ko para makita nyo lang. Bawa itong huling huli kong in-upload na video. Makita niyo. Okay. Para walang audio. Dito makikita niyo guys, pag in-edit natin yung video para makita niyo lang. Meron tayong number one tip na sa tatlong tips, ito yung number one guys. Yung tinatawag natin na hashtag. Ito 'yon. Yung Ogi Vlog how to or tutorial. So, punta tayo sa channel ko. Then video, makikita nyo yan, nandun siya sa may title. Ito, pag kinilik mo siya, makikita mo siya. Ayan, ito yung Ogi Vlog how to or tutorial. Kasi nilalagay natin yan para mayroon talaga tayong yung pagkakakilanlan dun sa ating YouTube channel. Halimbawa, pag kinilik ko yung Ogi Vlog na yan, ibig sabihin, lahat ng videos dyan, sa'yo. Ayan, makikita nyo lahat. So, ibig sabihin, ito na yung signature, hashtag mo. Yung Ogi Vlog. Okay? So, pakita ko naman sa inyo isa. Yung, kasi nga, ang ginagawa ko sa tutorial, tips, ginagamit ko siyang hashtag. Bawa yung how to, yan, ito yon. Click mo yung how to, yan, iba-iba yung lalabas dyan, guys. Ibig sabihin, pag kinilik na yung how to, kasama tayo dyan. Or, pag sinerch yung how to, kasama na yung ating YouTube channel dyan. So, hindi ko lang alam kung nasan tayo dyan, pero possible, pag kinilik or nag-search yung iba ng how to, lalabas din tayo dyan. Okay? Tapos, yung isa naman na ginagamit na hashtag ay tutorial. So, probably, lumabas din tayo dito sa tutorial na to, sa kanila. Kung iba yung magsa-search, baka lumabas yung ating YouTube channel. So, yung number one. Second tip ay itong tinatawag natin na comment dun sa ilalim or pin. Okay, ito yon. Ito yung ginagawa ko, guys. Pag ako nag-upload ng video, nilalagyan ko na agad ng comment sa baba. Comment. Ito, ayan. Nilalagyan ko. Tapos, ipinipin ko siya. Ayan, nakapin siya. O, Gibay Barame. Tapos, ang nakalagay dyan, guys, please follow this channel para lagi ako, para lagi kayong update sa mga bagong video. Tapos, thank you in advance. So, depende sa inyo kung anong ilalagay nyo. Pwedeng subscribe, or may bago akong upload, or every 2 days, or daily vlog ka, pwede nyo ilagay dyan. So, malaking tulong din niya kasi karamihan ng browser or viewers natin minsan nakabase din sa mga comment ng mga viewers kung positive or negative. So, yun. Yun yung pangalawa. Yung third, itong pinakamahalaga guys. Punta sa channel natin. Video. Ito yung ito yung tinatawag na tags. Okay, mag-open tayo ng tags na isa. Halimbawa, yung isa ko. Dito sa video na to guys, makikita nyo yung yung tags na ginagamit natin. Halimbawa, ito, select tayo ng isa. Okay, so edit natin.
para lang makita natin yung tags. Kasi ang nakakita lang nito yung may-ari na YouTube channel or yung creator ng video. So ito yun, ito nyo, kulang pa nga itong inilagay ko, okay, vlog lang. So pwede nyo lagyan ng how to. Okay, so yun, save natin later. Tapos ito yung tinatawag na tags, guys. Ibig sabihin, pwede kang maglagay ng marami dito hanggang ma-maximize mo yung 500. Bawa, itong title ko, yung related dito, YouTube tips, how to download, video, yan, nilagay ko, how to, tutorial, tips, download, Facebook, Facebook online, paano kumita, sweldo sa YouTube, money, earn money, YouTubers, kasi karamihan ng mga viewers, ang sinesearch ngayon, paano kumita, paano mag-download, tutorial, how to, yan, kaya nilalagay ko siya dun sa tags. Wala namang ruling dito sa tags kung anong ilalagay mo eh. Yung iba kasi related, or kahit hindi related, pwede mo ilagay. Yung bawa, yung trending mo, pwede mo ilagay. Halimbawa, sa iba na ilagay mo, President Duterte, pwede mo ilagay. Kung anong trending ngayon, PixArt, pwede mo rin ilagay na tags. Halimbawa, yan. Kung mo siyang lagyan, pwede mo siyang lagyan ng mga viral ngayon. Halimbawa, Facebook stream ads. Ito yung paano ka sa meldo, yung pag monetize na yung Facebook channel mo or Facebook page mo naman. Halimbawa, Facebook ad breaks. Ayan. Sorry, wag mong lalagyan ng hashtag. Ayan, Facebook ad breaks. Ito, pag i-edit mo, click mo lang ulit. Tapos alisin mo lang yung, ayan. Ibig sabihin, related pa rin yung nilalagay mo kasi may Facebook ad sa title. Halimbawa, ito. Facebook online using Facebook video. Ayan. Ayan. Pwede mo na siyang i-save after mong madagdagan. Bahala ka kung gusto mong ilagay. Kung hindi related sa video mo, pwede mo naman siyang ilagay. Halimbawa, viral, ayan, trending, para kasama ka sa search. Okay, kung ano yung viral, pwede kang ma-search. Okay, yan. So, ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung number 1. Ito yung number 3. Mahalaga tong tags, guys. Then, save natin. So, yun. Punta ka dati sa channel natin. So, explain ko ulit. Review lang tayo, guys, kung ano yung tatlo. Okay, number 1, yung hashtag na tinatawag. Ito, yung OG Vlog, How To Tutorial. Bahala ka, damihan mo kung ano gusto mo. Ilagay mo yung pansoid kung yun ang ginamit mo. Tapos, second is, guys, follow this channel. Yung tinatawag na comment pin na dun sa YouTube video mo. Third is the tags na sinasabi. Ayan, kita nyo, marami akong tag, oh. Viral. Ito yung kanina pinakita ko sa inyo. So, yung tatlo na tips para mabilis yung makuha yung 1,000 subscribers and 4,000 hours na tinatawag. Ito yun, guys. Ayan. Kita nyo, ayan. 143,000 views in the last 28 days. Ayan. Okay. So, pakita ko sa inyo ng ano yan, actual. Baka sabihin nyo naman, hindi legit. So, ipapakita ko sa ano yan, sa YouTube Studio, guys. Kukunin ko lang yung phone ko para makita nyo talaga yung actual. So, punta tayo sa, ito, naka-open na yung aking, ano, para makita nyo, ayan, 2,500, ayan, subscribers. At punta tayo sa view more. Ayan. Ito yung tinatawag na real time views, 21,000 sa loob ng 48 hours. Ito yung mga video ko, nakita nyo. 48 hours, estimated views, 122, yan. Top 10 yan. Watch time, minutes, 238,000 sa loob ng 28 days. Views, 28 days, 143,000. Average durations, ayan, pakita natin, 28 days. Ito yung subscribers natin, guys. Sa loob ng 28 days, inabot siya ng 1,000. Nga, kung kita nyo sana, 1,082. Okay. Please, gumamit kayo ng mga hashtag, mag-comment kayo, mag-pin kayo, tapos gumamit kayo ng mga tags na related sa video nyo. Kahit hindi naman related, wala naman sa ruling ng ano yan ng YouTube. So yun lang, I hope nakatulong ako, guys, kahit simpleng tips lang, tatlong tips lang, pero malaking ano yan, malaking bagay para mas mabilis nating makuha yung hours at subscribers. Yung sa hours, na-discuss ko na yun kung paano mo
ibubush yung iyong Rs. Ilalagay ko sa description box ko, guys, or ilalagay ko sa outro ko. So yun lang, guys. I hope nakatulong ako. And good luck sa mga bagong YouTubers na katulad ko. And don't forget to subscribe. Ogi Vlog nga pala. Bye-bye.